actually. So, I consider that yung garong family yung nag-invite sa akin. Tapos parang ako, wala, hindi pa naman ako social na tao. Parang yung retreat kasi for me, parang quiet time or peaceful time for yourself to find God. That's very iba yung approach. So, yung in-expect ko talaga, ibang-iba. Akala ko tahimik lang, parang normal school retreat. Sobrang daming memorable since wala doon yung expectation ko. So, pero yung pinaka di ko makalimutan is yung, actually yung in general, yung worship. Since hindi nga ako expressive in that way, parang yung pagkanta and yung pagiging very friendly and open nung mga tao. I think hindi magiging same kasi yung SE experience ko kung hindi dahil dun sa mga mismong tao na katabi ko, naka-group ko, ganyan. Yung memorable talaga sa akin is yung worship. First worship ko yun. So, after nung SE, parang dun ko na-realize na meron pa akong mas i-improve sa pag-express ng faith ko. Parang before kasi okay lang naman ako thinking na sinusunod ko naman lahat ng I think dapat ko sundin. Pero after SE, parang especially with yung time, pressure, and talent, yun, I think mas na-appreciate ko yung thought na I can do better. Tsaka mas na-accept ko yung faults ko. Kasi syempre, aware naman tayo sa mga maling gawain natin. So, after SE, parang mas alam ko na yung small things I can do to maiwasan yun. Plus, yung small blessings din na ina-ignore ko lang before. Yung simple things, pagpasasalamat kay God for the small things. Yung outlook ko with yung sa relationship ko sa family na parang mas na-appreciate ko sila, mas tinatry kong i-express yung love ko sa kanila kasi very ano kami. Hindi nga kasi ako expressive. So, ayun, parang dun sa after SE, parang gusto kong mas ma-treasure yung time with family, with God, tsaka with yung bagong families, yung pag-ibig singles. Hi guys! I'm Ina of SE10. Open-minded ba kayo? Because I'm inviting you to the best weekend you could ever experience. Singles Encounter Weekend of Pag-ibig sa Diyos Catholic Community.